sound. Sound check. Yeah. Okay, good evening po sa inyo lahat. Welcome sa Reformed Bible Study. And we are here once again, SABC, dito sa church namin sa San Simon, Pampanga. We appreciate yung mga members namin na nandito. Probably yung mga iba nasa bahay nila or nasa work. At syempre sa inyo lahat na interested sa pag-aaral ng Reformed Doctrine or Reformed Truth. And we want to continue our study dito sa 1689, which is part 44 na tayo. Medyo nahirapan ako magsalita. I have some problem. But anyway, let us proceed sa chapter 11 ng 1689. And this is the third installment sa ating pag-aaral ng justification. At kung mapapansin nyo sa sandali lang po. Sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, sabi ng Bible, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." This is a famous passage and beloved passage ng mga Protestants pagdating sa issue ng kaligtasan. At dito malinaw na pinapakita na yung kaligtasan natin ay biyaya lang ng Diyos at dapat ito yung magbunga ng mabuting gawa. Dahil ito yung mga bagay na lagi kinalilito ng maraming mga tao sa pag-aaral nila ng justification, ano yung relationship nito sa pananampalataya, ano yung relationship nito sa sanctification, sa righteousness ni Christ. So maganda na mapag-aralan natin, and this is being addressed also by our confession. In fact, yung justification, this is one of the most essential na and one of the pivotal points and doctrines ng Reformation, which really inihiwalay tayo nito sa Catholic faith. So in other words, if you are not a Catholic and you are identifying as an evangelical, the doctrine na dapat ay mas gamay mo, mas naintindihan mo, wala nang iba kundi ang doctrine ng justification. So sa pag-review lang natin, we understood natin na yung Protestants united sila sa doctrine ng justification noon. Pero nagkaroon ng mga compromises, in other words, yung mga Lutherans at yung mga evangelicals, they had this compromise with the Catholic Church, saying na pareho lang sila ng posisyon. Although ang Catholic Church talaga ay naniniwala sa justification by faith, ang pagkakaiba natin is the justification by faith alone. It's not in the word faith, but it's in the word sola. Kaya nga, itong doctrine ng justification, it was a forgotten doctrine nung medieval period because the Catholic Church espoused a doctrine na faith plus works. Para sa kanila, kailangan may pananampalataya ni Kristo, pero hindi lang dapat pananampalataya lang. Kailangan ng sakramento ng bautismo, kailangan ng mabuting gawa. Kaya para sa Catholic Church, para ikaw ay maging righteous sa mata ng Diyos, ikaw ay kailangan morally righteous. And then we studied yung justification recovered. It was the experience of Martin Luther noong 1500s na parang yung paradise ay nagbukas sa kanya because he understood na yung word na faith, the righteousness of God was revealed by faith. Ito pala yung righteousness na hindi righteousness ng character ng Diyos. Yung righteousness na character ng Diyos, ito yung nagdadala sa mga tao sa impyerno dahil banal siya. Pero na-realize at nakita ni Martin Luther
na yung yung word na righteousness doon ay yung righteousness na pinamimigay ng Diyos sa sino mang may pananampalataya kay Kristo. So it was actually sa translation natin na mas tama is the righteousness that is from God. Hindi siya yung righteousness of God. Kumbaga, hindi siya yung righteousness na kinakarakterize ng Diyos, kundi yung righteousness na meron ng Diyos at ibinibigay niya sa kanino man niya gustong ibigay. Kaya, in-explain natin na yung justification ay nagkaroon ng maling pananaw ang mga Catholic people because of the translation ni Jerome sa Latin Vulgate na tinranslate niya yung word na dikaioo, that is righteous dapat, tinranslate niya sa Latin na justificare, which means to make one morally righteous. So in other words, pagbabago ng sarili, yun ay magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Pero na-discover ng mga reformers na ang righteousness o yung dikayoo ay hindi pala morally righteous. To declare one as righteous, ito yung tinatawag sa mga reformed seminaries at mga churches or circles na legal objective forensic justification. In other words, ang pagbabago ng sarili, hindi justification yon. Ang justification ay pagdedeklara sa isang taong guilty na siya ay tinuring na ng Diyos na matuwid. Kaya yun yung nakita natin, yung justification and righteousness. Now, ano ngayon ang pag-aaralan natin? Ang titingnan natin ngayon ay yung justification at yung relationship niya sa faith. So we studied yung Greek word na dikaioo last week. Ang word naman na pag-aaralan natin ngayon ay yung word na pisteos. Ano ba yung ibig sabihin ng pisteos? Pisteos, marami sa inyo nagbabasa ng Bible, you know that this is the Greek word for the English word faith. At sa New Testament, ang ibig sabihin ng word na pisteos ay yung word na trust, magtiwala. Sa Latin, fiducia. Now, bakit mahalaga na maintindihan natin na yung word na trust, na faith, ang ibig sabihin niya essentially ay trust? Dahil ang Catholic Church, bago ang Reformation, hindi yun ang kanyang pakahulugan. Ang official medieval theology nila is ang faith, ang ibig sabihin nito hindi pagtitiwala lamang. It, hindi yun yung essential, hindi yung trust. Para sa kanila ay assent, which means pagsang-ayon sa tinuturo ng Iglesia. Kaya sa isang Catholic person, sasabihin lamang siya ng Catholic Pope at ng Catholic Bishop, magsang-ayon ka lang, sumang-ayon ka lang sa tinuturo ng Catholic Church, may faith ka na, ligtas ka na. Nakita ng mga reformers, teka muna, yan ba yung ibig sabihin talaga ng word na pisteos? Pagsang-ayon? Ang sabi ng mga reformers, hindi. Na-discover nila na ang pinakakahulugan ng faith ay hindi pagsang-ayon or assent, kundi pagtitiwala, fiducia. Alam niyo, nung 1513 pa, si Luther, siya ay Augustinian na noon pa eh. So therefore, yung salvation by grace alone, sina-champion na ng mga Augustinian monks and friars. Kasi nga, di ba si Augustine, champion niya ng grace, doctor of grace yan. Ang issue dito ay, kung by grace alone ang kaligtasan, paano pinapadaan? Sige, by grace, pero ano yung means? Paano ibibigay sa'yo yung kaligtasan na dahil sa biyaya ng Diyos? Yun yung difference talaga. Paano nare-receive yung grace ng salvation? Well, si Martin Luther noong 1519, na-discover niya na it is not simply assent to church doctrine that is the meaning, na ang meaning ng pisteos ay hindi lang simply to assent to church doctrine, but a lively personal confidence in God through Christ. So which means, kung ikaw pala ay maliligtas, hindi sapat na sasang-ayon ka lang sa turo o doktrina ng iglesia mo at ng Catholic Church. Sabi ni Martin Luther, kailangan may personal receiving, mayroong personal trust, may trusting faith sa Panginoong Jesus. At yun yung gina-justify ng Panginoon.
Ang pinapawalang sala niya, ang dinedeclare niya na justified ay yung tao na merong pananampalataya at nagtiwala sa kanya. Kaya doon binibigay yung righteousness ni Kristo doon sa tao na yon. So by faith, union with Christ, a sinner has confidence in salvation and need not to strive for personal merits. So in other words, ang gustong i-emphasize natin dito is that ang sino man ngayon na naitiwala kay Kristo sa kanyang persona at sa kanyang gawa, hindi na kailangan magtiwala sa kanyang sariling gawa para sa kaliligtas niya. Pero hindi sapat na sumang-ayong ka lang na may Kristong namatay at si Kristo ay siya yung nagliligtas. Kailangan may personal kang pagtitiwala sa kanya. So by faith in Christ, the sinner has the most secure confidence in the world. Ang Catholic Church ang ino-offer niya sa mga tao noon is, magtiwala lang kayo sa tinuturo namin, you have the security of salvation. Ang sabi ni Martin Luther, mali. Hindi sa tinuturo ng iglesia ka may tiwala. Dun sa persona at gawa mismo ni Kristo. Hindi sapat yung may tiwala ka lang doon sa cardinal doctrines. Kailangan may personal kang pagtitiwala doon sa tao. So, yun yung result ngayon na discover yung justification by faith alone. It became the doctrinal heart of the Reformation. So, last week, we studied yung righteousness. Di kayo, to declare righteous. Ngayon, yung pisteos, hindi lang pala pag-a-ascend sa doctrine ng church. Ang daming mali ng Catholic Church dito at inayos ng mga reformers. Kaya nung na-discover nila ito, ito yung naging pinaka-doctrinal heart ng Reformation. Kaya ang sola fide, ang tawag dyan, is the material principle of the Reformation because it involves the very matter or substance of what a person must understand and believe to be saved. Diba? Ang sola scriptura, ang tawag dyan, is the formal principle of the Reformation. Ang ibig sabihin ng formal, siya'y nagbibigay ng form, hugis. At pinapakita dyan, saan nakabase ang pananampalatayang reformasyon? Nakabase yan sa salita ng Diyos. Pag sinabing material principle, ano yung substance? Ano yung pinakalaman? Ang pinakamaterial principle ng reformation is justification by faith alone kay Christ. So in other words, pagtitiwalang personal kay Kristo. Kaya doon, nung 1520, doon sa isinulat ni Martin Luther na the freedom of a Christian, sinabi niya doon na faith alone without works justifies, frees, and saves. Sa atin, bilang evangelicals, natural na lang to. E tinuturo natin yan. Bata pa lang kami, Sunday school kids pa lang kami, tinuturo na ng church yung pastor. You have to understand, si Martin Luther, nung ito ay nabasa nila at na-discover nila, para itong parang rain sa disyerto to. Hindi ito naririnig. Hindi nila ito naririnig sa mga pulpito nila. Kaya nung sila ay sinabi nila ito, parang bago, bagamat nasa Biblia. Kaya faith alone without works justifies, frees, and saves. Tapos, dinagdagan pa yan ng thesis for the Heidelberg Disputation. Ito naman, Heidelberg Disputation, 1519 ito. I'm sorry, Leipzig pala yun. Yung Heidelberg Disputation sa number 25 and 26, sabi doon, the one who does much work is not the righteous one. But the one who, without work, has much faith in Christ. Alam nyo, isa yun to sa pinakagusto kong part sa lessons natin, sa lesson natin ngayong gabi. Nakita ninyo yung maturity nila ngayon sa pag-aaral ng justification by faith alone. To the point na nasabi nila ito, ang sino man daw na nagwo-work para siya'y maging matuwid, yun na hindi tunay na matuwid. Pero yung taong walang work, hindi nagwo-work para sa ikaliligtas niya, siya ang may pananampalataya kay Kristo. In other words, kapag ang tao sasabihin niya, oh, ginagawa ko to para ako'y maligtas. Tapos yung sabi niyong isa, Lord, hindi ko pwedeng pagmayabang ang gawa ko. Makasalanan ako, sumampalataya ako ngayon. Yun ang tunay na pupunta sa langit. Yun yung tunay na matuwid. Yun yung tunay daw na sa mata ng Diyos katanggap-tanggap. May example ba tayo ng ganun? Oh, yes. Yung thief on the cross. Kung mapapansin niyo siya, wala siyang ginawa. Wala siyang magagawa.
Ang magagawa lang niya sa oras na yon ay magsisi ng kasalanan niya at sampalatayanan ng sinabi ng Panginoong Jesus. Di ba? At naging famous na nga yan dahil sa video ni pangalan nito ni Brain Fog. Si sa park sa street sa Cleveland, Ohio, si Alistair Begg. Ayan. The man on the middle cross. Diba? In other words, wala siyang mapangahawakan. Sumampalataya lamang siya sa persona o dun sa sinabi ng Panginoong Jesus. At yun yung tunay na matuwid. Ang tunay na matuwid, hindi yung nakikita nyo nagro-rosaryo, na nagpipinitensya, maraming sinasabing magawa mabuti. Kung ang gagawin niya ay yung works na yon ay pangkaligtasan niya. Ang tunay na matuwid sa Diyos ay yung tao na walang makakayang gawin sa sarili niya at sinasabi niya sumasampalataya siya sa ginawa ng Panginoong Jesus. Now, sa commentary ng Galatians, ang sabi ni Martin Luther, and by the way, the point that tinawag niya yung Galatians as his Catherine, which means si Katie yun, no, yung asawa niya. Sabi niya, not by faith furnished with charity, but by faith only and alone. So, napakalinaw sa kanila na faith alone lang. And then, kaya ito yung nag-move kay Luther para sabihin na justification by faith alone is the article by which a church stands or falls. Articulus stantis ant cadentis ecclesiae. In other words, ito yung measurement. Ito yung litmus test kung ang church mo ay church ng Panginoon. Now, ang katotohanan, iba-ibang degree. Ang mga text sa scripture, ang mga doktrina natin, iba-iba yung degree nila. May mga malalaking degree ng truth, which means pare-parehong truth yan, pero yung kanilang bigat ay kakaiba. For example, the doctrine of the Trinity, napakabigat niyan. Pag mali ka dyan, mali ka na. Pagdating sa kaligtasan, hindi ka pwede maging ligtas kung wala kang tamang concept ng Trinity. Sabi ni Martin Luther, ang doctrine ng justification, pwede kang maging mali sa ibang bagay, pero dito hindi ka pwede maging mali. Kasi ito yung article, ito yung measurement kung ikaw tunay na church pa rin ng Panginoon. Ang Catholic Church, tama yung kanyang Trinity. Ang Church of the Catholic Church, tama ang kanyang deity of Christ. Pag pinag-aralan nyo ang Trinity doctrine ng Catholic Church, baka magulat kayo, mas malalim pa sila at mas maganda pa, mas rooted pa sa Biblia at sa history ang kanilang pananaw sa Trinity, unlike sa maraming mga evangelical pastors today na ayaw mag-aral ng history. Ang mga pari, force silang mag-aral sa mga writings ng mga church fathers. Kaya napakaganda ng theology nila sa Trinity. Pero, hindi natin sila kinoconsider na true church ng Panginoon. We consider the Catholic Church as an apostate church. Why? Because they reject the doctrine of justification by faith alone. Kahit gaano ka kaganda sa doktrina mo, sa Diyos, sa scripture, sa ibang bahagay, but you are not teaching justification by faith alone, you are a falling church. In other words, you are a church na hindi tunay. Sabi ni Calvin, this is the hinge of the Reformation. Alam niyo yung hinge, yun yung parang sa pintuan tsaka yung sa hamba. Yun yung nagdudugtong at yun yung nagahawak, and it makes the door and the whole system operational. So in other words, that's the hinge of the Reformation and doctrine and justification by faith. It is the irreducible minimum, which means pwede kang sumobra sa justification. Let's say, pag sumobra ka, may doctrine ka ng reconciliation, may doctrine ka ng sanctification. Sige, may doctrine ka ng carnal Christian theory. Pero kapag may doctrine of justification ka, still, that's the barest minimum. Pero kapag yung minimum na yon nawala, hindi pwede. Hindi na siya magiging Christianity. Kung paanong yung sinasabi nilang the sine qua non. Hindi pwedeng, limbawa, sa isang peanut butter sandwich, hindi pwedeng walang peanut butter at saka sandwich. Hindi siya magiging peanut butter sandwich kung wala siyang peanut butter at saka sandwich. Pwede mo siyang lagyan ng kung
pampadagdag o ano, pero yun yung ibig sabihin ng irreducible minimum. So warning ito sa isang church. Pwede kang matawag na true church of Christ despite you have some errors. We believe yung continuationism is an error, but it is not an error na magiging tantamount na matawag silang apostate. But without justification, a church ceases to be a true church. Kaya ganito kahalaga ang doctrine ng justification sa isang iglesia. Kaya kung ikaw nag-a-attend ka sa church mo, malinaw ito, every Sunday naririnig, hindi man ito tinuturong direkta, pero na every Sunday, hindi man ito puro yung subject about justification, pero na-incorporate ng mga pastor na nagtuturo every Sunday yung doctrine of justification, conscious ang pulpit sa doctrine of justification na ibibigay nila yon anumang text ito, na i-drive nila yung text na makita nila ng pag-asa natin, hindi sa gawa natin, hindi sa katwiran ni Kristo, alam mo, mapalad ka. Dahil yun ang tunay na nagpapalago sa iglesia. Sipin mo, kapag gano'n man kagaling ang sino man tumatayo sa pulpito, pero wala siyang doctrine of justification by faith alone, pwede kang makonsensya, pwede kang magkaroon ng guilt, pwede kang ma-force na ma-convince na ito yung dapat mong gawin. Pero hindi tatagal yan. Kasi hindi ka nagkakaroon ng tunay na relasyon at katuwiran sa harapan ng Diyos. Sabi ni Jonathan Huggins, sa Living Justification for Luther, everything depended upon faith. As he once asserted, nothing makes a man good except faith, nor evil except unbelief. Along the same lines, he writes, a person is justified and saved not by works, nor by laws, but by the word of God, that is, by the promise of his grace and by faith, that the glory may remain God's. The sola fide was the only way, in Luther's thought, to ensure that God alone receives all the glory for one's salvation. Grabe, no, napaka-precious nung sinabi ni Luther na yun. Everything depended upon faith. As he once asserted daw na nothing makes a man good except faith, and nothing makes a man evil except unbelief. Kaya, tingnan natin, number one, faith as a means and the only means of justification. So, paano maligtas ang tao? Sabi ni Luther, malinaw, Augustinian 15:13 pa, by grace. Pero ang tanong, ano yung means? Saan ipapadaan yung biyaya na yon? Papadaan yon, ang sabi ni Luther, sa means of faith. Faith is only a means. Okay? So, tandaan natin yung word na only. Hindi siya meritorious. Hindi siya yung nagsasabing, alam mo, malakas ang faith ko eh. Kaya may tiwala ako sa faith ko. Hindi yun faith in Christ. Faith in your faith yun. Ang faith kasi daluyan lang yan. Wala siyang, hindi yan ground of salvation. Kaya nga, conscious tayo sa salita natin. Hindi natin sinasabing, ako'y naligtas dahil sa pananampalataya ko. Hindi. Naligtas ako dahil kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Through faith. Hindi because. Because of God's love, because of God's cross, because of Christ's sacrifice. Kaya may reform slogan. Ang reform slogan is per fidem proter Christum, which means by faith, because of Christ. So, memorize nyo yan. Per fidem proter Christum. Per fidem proter Christum, by faith, because of Christ. We are saved because of Christ. A means lang siya. Number two, faith is the only means. No, naka-emphasize naman dyan yung word, yung definite article na the only means, which means wala nang iba na daluyan ng kaligtasan except sa pananampalataya. There is no other ordained means whereby salvation is appropriated to the believer. Huwag mo sabihin na mapagmahal kang tao, huwag mo sabihin na ikaw ay mabait, huwag mo sabihin na ikaw ay punong-puno ng pag-asa. I am saved through hope. Hindi. You are saved through faith in Christ. And Scripture teaches that faith holds a strategic and central role in salvation. We are saved by faith, sabi ng Romans 1. We live by faith, sabi ng
Galatians 2:20, we receive justification, forgiveness by faith. Sa Acts 10 and 26, we receive by spirit, the Spirit by faith. Ephesians 1, we persevere by faith. Hebrews 4. Sabi ng Romans 1:16 to 17, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So, paano tayo maligtas? By faith. Galatians 2:20, one of the most beautiful texts sa buong Bible. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, by faith, yung buhay ngayon, mo ngayon, ay yung nasa Panginoong Jesus na. Acts 10:43, to him all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Sino makaka-receive ng forgiveness? Hindi yung nagpe-penitensya, hindi yung nagpapakabait. Ang makaka-receive ng forgiveness ay yung maniniwala sa sampalataya sa Panginoon. Ephesians 1:13, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Sino yung siselyuhan ng banal na Espiritu? Sino yung iindwelan ng Holy Spirit? Yung sumampalataya sa Panginoong Jesus. Hebrews 4:13, and no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. I think I have gotten yung maling text. Hindi ko napansin. Sorry. But ang gusto kong i-emphasize dito, yung distinguishing place ng faith sa Protestant theology. Okay? Nalilito tayo dito. Ang akala ng iba, yung faith, paano to? Yung faith, siya ay means pala. So, ibig sabihin, hindi na siya kailangan. Kailangan siya kahit hindi siya yung ground of salvation. Ang tawag natin dyan is the instrumental cause of salvation, o yung sole instrumental means in salvation. Kasi ang sinasabi nila, paano yun? Hindi nagre-resulta ng kaligtasan, ng pananampalataya. Ang faith, nagre-result yun, di ba? Pag sumampalataya ka, may pangako ang Diyos. You will be justified by faith alone. You will papawalang sala ka. So tama, meron siyang cause and effect. Faith muna, tapos ibibigay ng Diyos yung blessing na ikaw ay maji-justified. Now, hindi yan mangyayari ng isang oras and ganito. Napaka-quick niyan. Once na-regenerate ng Holy Spirit ang makasalanan, tatawag siya sa pananampalataya, magsisisi siya, and then the God will justify that person. He will declare him as righteous at doon niya, i-reconcile na niya, at yung mga, a-adapt niya na sa ano, yung mga ibang mga blessings of salvation. So, yes, may cause and effect. Kaya, pero yung cause and effect niya, hindi siya yung tinatawag na pinaka-cause. Ang tawag doon ng mga reformers ay instrumental cause of salvation. Which means, cause siya, pero instrumental. Wala siyang virtue by itself. Kung may faith ka lang, pero hindi yan nakatutok kay Kristo, walang kwenta yan. Kung paanong yung kamay mo, yung pagkain nandun, pero tinutok mo sa iba, walang kwenta yon. Kasi yung kamay mo, wala naman nagagawa ito para magkaroon ng pagkain eh. Ang ginagawa lang ng kamay mo para magkaroon ng pagkain ay pangsalo doon sa pagkain na ibibigay sa'yo nung kung sino man yung nagbibigay sa'yo. So kung nandun yung pagkain, tsaka dito ka nakatutok, walang mangyayari sa'yo. Yun yung pananampalataya. Mahalaga siya, pero hindi siya yung pinagmumulan ng pagkain. Siya yung tagatanggap ng pagkain. Ang pananampalataya, tagatanggap ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Ang tanong ng marami, ba't kaya ganun? Ba't kaya faith ang ginawang means of salvation at hindi iba? Sabi ng iba, ang answer dyan ay because faith is a gift of God. Biyaya, regalo ng Diyos, sabi ng Ephesians 2.
Well, ang love, ang repentance, ang obedience, ang hope, they are all gifts of God. Ang correct answer is this. The only gift from God, faith is the only gift from God that underscores the fact that salvation is free. In other words, sa lahat ng gifts ng Diyos, ang faith ang siyang nag-underscore na ang kaligtasan ay libre. Paano? Kasi kung may repentance ka, ayan, let's say, may good works yan. Binigay ng Diyos yan kasi nagkaroon siya ng good works. May ginawa siya. Pero yung faith, pag sumampalataya ka, hindi siya considered na parang na works, na may ginawa ka kasi wala namang kwenta yung faith sa kanyang sarili. Nagkakaroon lang siya ng kwenta kasi tinututok mo siya kay Kristo para tanggapin ang biyaya. Sabi ni Sam Waldron, ang ganda na sabi niya sa exposition, faith is the means because it is nothing in itself. It is only the empty hand which takes Christ, the empty dish which holds the gospel meal. If repentance, love, good works, obedience were made the means of receiving God's salvation, some might think that their works merited salvation, that these things focus attention on themselves. Faith focuses all the attention on Christ and grace. So, napakaganda, di ba? Kaya, ang faith ang nilikha ng Diyos, ginamit niya para maging tagatanggap ng kaligtasan because it minimizes the danger that the conditioned required of men might detract the goal of God's glory. O nga naman, kung ginamit niyang means, so sige, ang gagawin kong means para tanggapin niyo yung kaligtasan ay magpakabait kayo. Pag nagpakabait tayo, nakafocus yun sa sarili natin kasi ginagawa natin. O, tingnan niyo yung gawa ko. Kaya dito ko na-appreciate si Michael Horton. Ang sabi ni Michael Horton, faith by its definition is looking outwardly. Napansin niyo? Pag nagtiwala ka sa tao, ang ibig sabihin nun, hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo. Pag humingi ka ng tulong sa iba, in other words, hindi mo na kayang gawin yung tulong sa sarili mo. Kailangan mo, kaya outward siya. Wala daw faith na papasok. Puro ang faith ay palabas. Kung may faith kang papasok, hindi tunay na faith yun. Faith yun sa sarili mo. Faith in faith. Fideism yun. Kaya faith ensures that salvation is a gracious gift of God, void of human merits. Kaya may ibang pangalan ng faith. Ang tawag ng mga Puritans dito, yung mga iba, self-emptying grace. It is a grace that that identifies yourself as your na wala kang inaasahan sa sarili mo. Pero the best word I think is this, extrospective. It looks outside of itself to another. Sabi ng mga Puritans, it is the grace that takes a man off himself and gives all the honor to Christ. Ayun. Ang ganda, di ba? It is the grace that takes a man off himself and gives all the honor to Christ. Yung sasabihin ng Panginoon ay ng tao makasalanan. Just remember you locating yung, anong pangalan nun, yung the publican and yung tax collector. Sabi niya, di man siya makatingin sa langit. Sabi niya, Lord, have mercy on me. I'm a sinner. So in other words, hindi siya pwede magtiwala sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan. Binibigay niya lahat, pinapaubaya na niya lahat sa Diyos. Diba? Nagtitiwala ka. Kaya, ang paborito namin, lalo na nung nag-soul winning kami, nag-evangelize, which is a good picture, no? Ang word na ginagamit doon, sa faith, yung definition ng faith na trust, hindi lang naniniwala, ay yung pag may acrobat daw. Pag yung acrobat, tatanungin ka niya, naniniwala ka ba na kaya kong tumawid dito sa rope na ito, na dala ko yung kartilyang ito? Dahil alam mo yung acrobat siya, sasabihin mo, yes, naniniwala ko. I believe, kaya mo yan. Go! What if sabi daw ng acrobat, sige nga, kung naniniwala ka talaga, sumakay ka sa kartilya habang itatawid kita doon sa rope, sa kabilang side, at bangin yung nasa ilalim. Siguro sasabihin natin, oh no, I don't have any confidence. Pero yung faith natin na trust,
Ganun yun. Kaya akala ng iba, yung pagtitiwala, ay, napakadali na lang ng kaligtasan sa inyo. Madali siya comparatively. Compared sa ginawa ni Christ, talagang wala tayo, zero. Wala tayong contribution, madaling-madali siya. Sabi ng Romans chapter 10, ang method of faith has been made easier by God. Yun yung Gentile way of salvation. Itong mga Israelites, nasa kanila na, napakalapit na ng word sa kanilang mouth. They still did not want yung faith way. They rejected it. Kaya yung mga Gentiles sila naligtas, sabi ng Romans 10. So what happened was this. Yung pananampalataya, napaka, sa totoo lang, kapag in-exercise mo yung faith na talagang i-cast off mo yung sarili mo nun, lilitaw na hindi siya magagawa ng sariling lakas lang ng tao. Ang faith ay biyaya pa rin ng Diyos, tama? Nilikha pa rin niya ng Diyos, galing pa rin yun sa Diyos. Hindi, kaya nga, hindi pwedeng sumampalataya yung tao na sasabihin niya, itong faith na to galing lang sa makasalanang puso ko. Hindi, sabi ng Ephesians 2, gift yan, dorian, gift ng Diyos ang pananampalataya at ang kaligtasan. Kaya napakalinaw na kaya mong umupo dyan sa upuan na yan na hindi ka babagsak kasi may faith ka nung ganun. But it's just so parang reflexive sa'yo because nasanay ka. Kay Kristo, kaya nating sumandal sa Kanya. Yun yung pananampalataya. Kaya yun yung ginawa at sinabi na first question ni Zacharias Ursinus at the age of 28, nung ginawa niya yung Heidelberg Catechism, what is your hope in life and death? Christ alone, Christ alone. Kaya mong sumandal kay Kristo na mamamatay ka, di mo alam, nakakatakot yan, di ba, pag mamamatay ka, pero kaya mo sandalan yung salita ni Kristo. Hindi kanya lolokohin, hindi kanya bibiguin. Idadala kanya sa paraiso, doon sa kalangitan, doon sa presensya ng Diyos. Yeah. Reformers added the word alone para i-indicate na wala ng ibang means. Sabi ni Tom Schreiner, Luther also emphasized that faith alone justifies. He famously adds the word alone to Romans 3:28. Such a translation isn't an imposition on the text, but represents the meaning of the verses in context. Sabi kasi na may ibang Roman Catholic Church, tingnan nyo, nagdagdag yung si Luther. Wala naman yan sa Bible ang Romans 3:28. Kasi pag tinignan mo talaga, wala yung word na justification by faith alone. Sinabi lang niya, justified by faith. Pero nung tinranslate niya sa German Bible, ginawa niya, binigyan niya yung word allein, which is alone. Pero sabi ni Schreiner, the famous Roman Catholic scholar Joseph Fitzmyer agrees. Luther emphasizes repeatedly that faith alone justifies, faith directed to God's word, faith focused on what God has done for us in Jesus Christ, crucified and risen. So even the Catholic scholar, sinabi niya na pag sinabi mong faith, it is something na dinidisregard na niya ang iba. Okay? And number two, alien, yung word na alone kasi. Alien, righteousness. Sorry, nag-register sa mind ko yung word kanina na alien, righteousness of Christ alone. This is the contrast. Roman Catholic Church believes that we are made righteous by inherent righteousness. So, yan. Di ba sabi ko sa inyo kanina, assent lang doon sa pananampalataya, dogma ng church, ligtas ka na. So ngayon, ang righteousness na magliligtas sa'yo ay inherent. Yung moral righteousness mo. Eh sabi ng mga reformers, mali. Ang sinasabi ng Bible is alien righteousness, something that is outside of us. Yung perfect righteousness ni Christ. Napakaganda nung sermon ni Steve Lawson nung Ligonier 2016 National Conference. You can access that, sabi niya doon. And so, not only did he die in our place, he also lived in our place. And it was his obedience to the law that is imputed to us in the act of justification by faith. This righteousness that is accredited to your account, this righteousness with which you and I are clothed is not a righteousness that God just creates ex nihilo, out of thin air. It is the very practical righteousness that was achieved by Christ as he lived under the law. It was the righteousness that he secured that is deposited in our account
that is imputed to us in the act of justification. So, napakaganda, di ba? Noon, Diyos nilikha niya yung langit at lupa. Ex nihilo. Pero noon nilikha niya yung kaligtasan mo, pinaghirapan ng Son of God ito. Hindi ito ex nihilo. Para yung righteousness na perfect mapunta sa iyo. Number three, good works are the fruits of faith, not the basis of it. So, ang pananampalataya may bunga. Ang bunga niya ay mabuting gawa, sanctification. Pero hindi ito yung ito yung puno o yung ugat ng pananampalataya, yung good works. Sabi ng verse 10, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So in other words, God save us, sa verse 8, by faith, at ang end result is we are His workmanship created unto good works. So the Roman Catholic Church holds to a theology of merit. Nireject nila yung Christ alone. So the reformers insisted that the works are essential but not as means to achieve Christ but as evidence that proves its genuineness. Yung theology of merit, sabi nila, magpakabait ka, ililigtas ka ng Diyos. Magpakabuti ka, ililigtas ka ng Diyos. No. Sa atin, ang sanctification is the necessary result of justification. Hindi dapat i-confuse yung justification sanctification. Mga kapatid, sa soteriology, ang justification at sanctification, parehong blessing ito ng salvation. Ang justification, blessing yan ng salvation, hindi yan yung salvation mismo. Kasi napaka-minimalistic natin pagdating, napaka-shallow ng understanding ng evangelicalism sa kaligtasan. Tanggapin mo si Christ, ikaw ay maliligtas at yun na yun. Then, napaka-rich ng salvation, yung Ordo Salutis, from election, from regeneration, tapos justification. Ang justification, sanctification, bunga, blessing ito ng salvation. Pero, ang justification muna, ang nauna, and then magre-result sa sanctification. Hindi pwede na magkabaligtad. Kasi, kapag nag-emphasize ka sa work as fruits of salvation, it would lead to wholesale yung de-emphasis, halimbawa, para sa hindi na malagay good works, basta sumampalataya ka, eh, antinomianism yan. Pero pag sinabi mo naman na kailangan mo yung kaligtasan para maligtas ka, yan naman ay, ibig na sabihin niya naman, legalism. Pero sa atin, it is still ang faith sa Panginoong Jesus ang means ng kaligtasan. So, alam nyo, sa Romans, nung in-expound ko ito at tinuturo ko ngayon sa GMA, this is na-appreciate ko sa Romans chapter 4, yung in-expound yung justification. Ang ginawa pala ni Paul doon, pinakita niya yung power ng justification sa Romans 5. That even death could not reverse the power of justification. Romans 6, even sin cannot destroy the power of justification. Justification will lead to sanctification sa chapter 6. Even the law in chapter 7 cannot reverse the power of justification. Justification can give us assurance according sa Romans chapter 8. So that is the power of true justification. It can only result to sanctification. Any question? You have some questions? Batiin muna natin yung mga nagpadala lang ng de, biro lang. Hello po sa mga sa lahat po ng mga naka-tune in, whether may stars o wala, we appreciate you. Yan sila Mikey Pasco, Roel Adao sa Batangas, Elsie Madraso, Arlene De Castro, si Pastor Ephraim Castos from Baybay, Leyte. Pastor Eman Tamargo. Ayan, nahirapan siguro siya sa akin, nakalimutan ko. Sabi niya, Alistair Beg po. So, thank you, Pastor Eman.
It's good to see rin si Cecil Galang. Na naka, si Anya Dizon. Hello po sa inyo dyan sa minamahal nating church, sa Emmanuel Reformed Baptist Church sa Cebu. Si Chris Niño Ocampo, nanonood. Nanonood din yung pastor mo dito, Chris Niño. Okay, may ala na po. Si Castos Ephraim. Salamat sa Word of God, sabi ni Pastor Castos. Kasama namin ito sa conference sa Ormoc. Watching from Baguio City, si J. Art Valenzuela. Daniel Pilarta, hi Pastor, did Augustine view justification as being made righteous rather than being declared righteous? I do not know. Basta ng alam natin yung pananaw ng mga tao nung dumating si Martin Luther, si Melanchthon ang tumulong kay Luther na nakita niya yung justification di kayo o ang ibig pala niya sabihin ay to declare one as righteous. So I am assuming, I may be wrong here, I stand corrected, I am assuming na yun yung typical belief ng mga tao, even probably Augustine. So, kung I'm not sure, but kung yun ang belief ng mga Augustinian noon, baka may tendency na mag-lead nga sa ganun kasi si Melanchthon na naka-discover. Now, baka possible din na si Augustine, ang pananaw niya ay ganun, but hindi lang masyado na-emphasize. Baka ang pananaw niya is legal forensic din, pero hindi siya na. So, in other words, I'm not really sure on that. What I am just sure is that, sabi ni N.R. Needham sa kanyang book na 2,000 Years of Christ's Power, sabi niya, si Melanchthon ang naka-discover talaga, tinuruan niya si Martin Luther na legal aspect yun. Si Sind Freeman, what can you say on hyper-Calvinist eternal justification? It is unbiblical because ang justification ay blessing ng salvation, hindi siya nangyayari without the confession ng pananampalataya. So kailangan mayroon munang regeneration, mayroon munang salvation bago ibigay yung justification. And eternal justification is unbiblical because it places justification even before history happened. Si John Flavi, what are the specific works that is mentioned in James chapter 2? And specific works? Works po, ano mang sa chapter 2? Yung works ng Ten Commandments, yung law of God. Binanggit kasi sa context nun na if you disobey or break one law, you have broken the whole law. Yan, binabati natin si Jaisel, naka online kanina ngayon, in person na. So, okay. Maraming salamat po. We will have our prayer meeting dito. Thank you for being with us sa lahat ng mga sumubaybay sa RBS. Probably we will have one more lesson to finally close yung chapter 11 ng justification next week. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan. Thank you for the people who come today, tonight, and we are encouraged na ang time din ng pag-aaral ng RBS at maging sa prayer meeting namin ay nakikita yung importance nito at nawa nga ay mas lalo pa kami na mag-yearn na manalangin bilang iglesia at matuto bilang isang iglesia. Maraming salamat sa ministry ng RBS at sa lahat ng mga tao na dumating na maaga kanina para ayusin ito. Salamat din sa mga kapatid namin na patuloy ang pagsuporta nila, whether sila ay nandito or providentially hindered sila ngayon. At salamat sa mga nagla-livestream at nawa nga kaming lahat ay matuto at gamitin mo ito, hindi para maitaas ang sino man tao ang isang iglesia, but for us really to appreciate yung mga cherished doctrines ng inyong salita, lalo na sa mga bago sa Reformation. Maging mabuting katiwala kami ng ministeryong ito at mailid namin sila sa tamang pananaw pagdating sa Reformation. We thank you, Lord, we ask this in Jesus' name. Amen.